Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at pinapalugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at malayan kung siya ay magsalita. Lihindi magtataas ang kanyang pinili. Ang marupok na tamboy hindi babalikin. Ilaw na aandak-andak, bibiya papatayin. At ang katarungan ang paiirapin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masiraan ng loob. Pagkakarin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa na malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat, naglaglag ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Ako, Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang kairabi ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ko ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapakita sa mga bulan at magpapalaya sa mga bilanggo ng kaliliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanggaw, siya ay aking kaligtasan. Panginooy, aking tanggaw, siya ay aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang tuon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga kamali, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang kakamata. Panginooy, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyo masasama, sila'y mabubuhay. Panginooy, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Kahit sa lakayan ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may pa. Panginooy, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na ikagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala at yung patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang halina. Panginoon, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Magsitayo po. Ang pinagdilan
Hindi dahil sa sarili na yung malasakit sa malubat. Kaya na sinabi yun, kung hindi dahil sa sarili ng pagnanakaw. Siya ang nag-iingat ng dalagang sarapi at pinupunit niya ito. Sumagot si Jesus, ano? Siya'y ginugulot ito. Pabayaan niya ang ilaan niya ito para sa pagbibigay niya sa akin. Habang panahon, kasama ninyo ang mga lupa. Ngunit ako hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ang parang pagbibigay sa Jesus ay kasalitan. Kaya magparoon sila. Hindi lamang galis na nabutin para pakita sa Lazaro na kanyang muling binuha. Kaya binalak ang napuno sa Tony na ipagpagayon sa Lazaro. Sa pangatala sa kanyang maraming Diyo, ang aming wala na sa nabila at nanalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Magkakabalik na si Lazaro, Maria at Martha, ay magkakabalik na nakita ko namin sa banal na kasulatan na kung tawagin natin ngayon ay family friend, Jesus, kaibigan ng pamilya. Maraming mo siguro ba? Pero wala sa banal na kasulatan. Katulad nila Martha, Maria, at Lazaro. Na kung tawagin ko natin ay inilalala, hindi mo lang maraparay. Pero maliwanag na minsan kapatid ang kanilang mga pangalan. So, nakita po natin si Lazaro na muling binuhay ni Jesus. Natutok si Jesus noong siya ay pumunta sa tubigan ni Lazaro. Si Maria na nakita po natin sa banal na ibanghelyo ngayon na siya magpahit ng pabango sa paa ni Jesus. At si Martha na malaking nagdulingkod kay Jesus. Ito po yung tatlo araw na muli umamalik na kumpanan sa araw na ito. At ngayon ay ang binibigyan ng pagsensyo ay si Maria na nagpahit ng mamahaling pabango sa paa ni Jesus. At pinakit po rito ang halaga, 300 dinars o 300 dinari. Sa panahon ni Jesus, ito ay katumbas sa isang regular kasahod ng isang pagdadawa o inyong mga lana na sa kanyang karunatang pagbibigyan ng isang dinaro ang bawat isa doon sa mga nagtatrabaho sa upasan. Bakit man ay unang dumating o huling dumating. So, one-month wage. Pagdawaan ng dumating. Kung sakali na bang kayo ay nakapupunta sa abo, hindi malaki lang
na makita po natin mas malaking bagay ito sa dunya. Pero ito yung hindi yung basta pamamahal, mamahalin pamamahal. At ito'y pinamahin na Jesus yung paghahanda. Paghahanda sa kanyang pamilihan. Na mahalin po ang isa ay makikaroon po natin yung pagpapahalaga natin sa Diyos. Kaya naman sa atin na the poor will be always with you. Pwede nyo matutunan ng mga tunga. Sabagat ka natin na yan. Hindi ganito maalis. Well, kung sinabi ni Jesus na hindi ninyo ako palaging kasama, hindi ko sabi. Hindi na nakakita sa Jesus na tulad na pagkakita ng pangalagalan kay Jesus. Pagkakita mo, nandito siya sa atin. Sacramentally. Sacramental presence. Hindi yung katulad ng presensya ng lahat ng Jesus. Noong siya ay naroon sa lending na ito ng lumala at katulad ng mga apostoles. Pero kung ako na naisip natin na pagkakitilangan nila sa araw na ito, na maging sa amin ng Diyos para po sa atin, na kinakailangan nyo yung pagkapahalaga natin para sa Diyos. Hindi lamang po ang Diyos na nasa kapwa natin. Ngunit yung pagkilala natin sa presensya ng Diyos. Kung isa tayo sinasabi ng mga natin, bakit natin binibigyan ng karamihan pagpapahalaga ang ating mga pagliliwa kay Jesus. Samantalang siya ay nung siya'y nabubuhay, siya'y nabubuhay ng payak. Pero hindi po natin kung inaalis yung patuloy namin sa mga patuloy namin sa mga lupa. Pero may mga pag-ilos ng lupalo na maiibig sa kapag para natin. Bilang pagpapahalaga natin sa Diyos. Kung isa ka narinig natin yung mga salitang palidosa o palidosa, ay ito rin po yung sabi ni Judas Iscariote dahil sa kanyang pagpapahalaga, ito ay extra para ang pagbigay ng pamahalang pababo sa paa ni Jesus. Bahagi mo lang sa inyo ng aking kalagutan yung mga inalaman natin sa aming mga pagbibuha. At walang palibawa sa mga maganda ng aming simba ay tumutulong po ito para po lumabot rin ang ating pananampalataya. Na makita rin natin na ito ay katulong sa atin na lalo na ay magalapit sa Diyos. Mga bagay na maipakita natin kung ating pagpapahalaga sa kanyang presensya, although kung tawagin ako natin ngayon ay sacramental presence. Ayon ng sacramental presence, nandito pa rin sa Jesus. At binibigyan natin ng pagkilala na sa halo sa ating pagkakilala
sa isang taong may inutuloy na pag-alat. Sabi niya lang ay kasi nung parang nyo ay ang punas ka ng paa ng mga bangin na mamahal na pabago. Yan ay isang kung tawagin natin ikaw ay na nararap sa mga taong parang sa mga alat sa mga mapapagayin niya sa mga marami kayamanan at marami kapangyarihan. Pero tulad ng dinamating ni Jesus ay sinabi ni Jesus na yan ay inihanda para sa aking pag-ibig bilang pagpapalakal at pagkilala sa dalaan ng ating Panginoon Jesus. Para makita natin na katulad ni Maria, naiintindihan niya ang mensahe na pinamamanan ni Jesus na ito, yung walang na yung grasya ng kanyang gabi, gawa ang paghihirap at pagpapalakal ng Jesus sa loob, ay hindi pa na mahalaga kaysa po sa binastos na sa parang. Mas malaki yung halaga kaysa po sa binastos sa parang. Kaya kung isang parang na yung kawakan natin ito ay hindi concern yung presyo o ano yung concern yung pagpapahalaga, yung pagbibigay na importansya, yung pagbibigay ng importansya. At yun ang pagpapahalaga, yung pinakita ni Maria. Nagkataon-taon, minasama ni Judas Iscariot sapagkat mayroon siyang ibang balak, mayroon siyang ibang balak. Pero hindi niya nakita na ito isang pamaraan ng pagkilos para lalong maintindihan ni Maria ang dahilang biyaya ng pagbibigas ng Diyos. Kaya nga, higit na mahalaga kaysa sa presyo ng pabago na binibigyan niya kay Jesus. So, ha? Tayo ngayon ay nagigitlan kaya natin ang presyo ng pagbibigas ng Diyos. Nagigitlan kaya natin yung presyo ng pagbibigas ng Diyos. Katulad ng pagkakawa ni Maria. So, nakakita ko natin na itong mga ginagawa natin ng pagbibigas kaya nasabihin natin siguro na extra pagkat na maaaring ito ay exceptional. Maaaring ito ay sa pagkakarumawa ng ibang na ay magdarabo. Pero sana maging paluwanan sa atin na kasi ito yung presyo. Higit dito ang presyo ng pagbibigas ng Diyos. Hindi lang mo dahil sa gusto mo magpakita ng mamamang ng pera at gusto mo magpunit sa simbahan. Kung isa dyan mo papangkali ng tao, kaya nang pupunit sa niyo ay dinismarin siya namin ang paggagalan ng pangalan. Kasi may mga tao na pupunit sa simbahan ay mayroong pangalan. Pero yung makita na, kaya ako ito gulungin sa simbahan. Kasi pagkat yung bago ng Diyos sa atin, ay walang halaga, walang kapatay na halaga. Itong binigay ko lamang, ay isang binigay ko lamang ng pagkakasalaga sa biyaya na ipinagkaroon sa atin ng Diyos. Sa biyaya na ipinagkaroon.
Pero po, ito rin po yung hawak na binabahan ng diocese. Lalo-lalo ngayon sa taon nito. Yung putawag ng namin ay pagkawalawa ng stewardship. Talib, siya na maintindihan ang tao na bakit ka nagbibigay? Na kasi kailangan kasi na sumbang ka lang magbibigay. Good. Pero mapakawal. Kung ikaw lang ang nagbibigay, sapagkat may kailangan. Dapat nagbibigay ako kasi pagka nagbibigay. Kasi matawag ka, matawag ka na palit ang loob. Ibinabalik na namin, ibinigay na Diyos. Ano pa yung tayo na hindi ibinigay sa atin? Ano pa yung tayo na hindi ibinigay sa atin? Na talagang dalawin sa atin? Wala. Wala tayo na galing sila sa atin. Lahat na ito ay galing sa Diyos. Pero ito rin po isa ko na tayo na ibinigay ko ng Maria. Kaya po yung tayo na ginagamit, bakit ang tulad? Hindi pa ako lumalabas yung programa diocese. Pero ito yung mga sabihin ng pansin, lalo-lalo na sa pagkinawal na ang stewardship. Ganawa ko yung maging bahala na namin patulos na nagkarag dito ka. Kasi, balik ang tulad ko sa Diyos. Hindi yung kung kailan naman may kailangan, at saka lang ako, yung pagpapalang ko yung Father, idol pang ipinigay sa pagdala sa isang simbahan. Yun ang mga nakukulong sa simbahan. Ang mag-iisip, nakita-tata ko sa Robby, the work, or the leaders of the church, kung paano ang ibabago. Kaya po tayo, wala tayong budget eh. Kaya po, ngayon, ano pa pa tayo eh, kung ano lang ang kailangan, tsaka lang tayo magbibigay. Medyo malalim. Malalim. At kung siya po, hindi ba ako? Kasi ito yung palay ay hibuluhin ko. Ni Maria. Magkabagbibigay. Kasi ibinabalik ko lang sa Diyos. Kasi masigit ko ang ibinigay sa akin ng Diyos. Kung tusin ko lang, ibinigay ko yung walay. Katating lang nang ibinibigay ko sa Diyos. Alam niyo, kumisyon kayo po tayo ng mga charismatic communities na maliwanag sa kanila yung pagkaunawa na tinatawag po namin ng ikapo. Pero saan mo maging bahagi? Hindi na po mahulugan ng ikapo. Pero makita po tayo ng alam na itong nasa akin ang ibibigay ko ay ibinabalik ko naman sa mga biyaya na ipinagdaroon ng Diyos. Kasi ngayon, yung aking pagkulo sa kanil, ang doon ko tayo sa level na alam, yung ibinibigay ko ito yung sobra lang. Sobra lang sa pakailangan ko. So, kaya ito yung ibinibigay ko. Ito ay kutawagin natin ang pangyayari. Pero, sana po makita natin, ay ito yung pinakaan natin. At sana po po yung pagkutusin po yung simbahan natin sa diocese ng San Pablo bilang bahagi po ng simbahan na bahagi po ng Metropolitan Province of Manila ay dito po patutubo. At sana po ay masanay tayo. Talib. Ito yung balik ang loob sa Diyos. Kaya parang ito po ay maayos sa katuntaran. Kung sakala po may mga programa tayo sa ating parokya, mayroon na tayo na ilalagay na budget yan. Hindi yung kung kailangan may kailangan, tsaka lang tayo yung hindi. Kasi bakit? Yun pa lang tayo. We give according to the needs. Ano yung pangalan niyo? We give because we are
God's name. Dahil tayo ay nakikita natin na ito ay regalo ng Diyos sa atin. At ang ibibigay ko ay bahagi dapat ng mga regalo ng Diyos sa atin. Sana po makita natin ang damdamin niyo ito at pagpapalaman niyo ito at tulad ni marami.
Mula ng Diyo, mga kapatid, mga pag-aalan ng tinutulungan ng Diyos sa mga kapamilya. Nagpapinawa ng Panginoon, ipagpapatayin sa iyo, mga kamay, sa kapulihan ng karagalan sa ating kapakinabangan at sa buong sa bayan ng banal. Ama namin, Lord, yan ginawa ng mga tao sa kamatay ng pangalan ng alis, hindi ka niya pinasalamatan. Iniabot niya ang alis na ng mga lagalan sa namin. Dapat ang inilahan ng mga pinito ang alis ng aking buhok, ng bago ang lahat ng tupad, ng aking buhok ay bubuhay sa pangalan sa inyo at para sa lahat
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, inuulitan natin ang pagbabalik ng mga kasalanan. Samantalang tayo ang kapatid pinagpigil niya pinagpasalaman ng amin ni Amiso ang buhay ng patahanan ito. Tumayin mo ang ato na ito ng simbahan ng testimony anak na nag-aral ng pagkakuhay upang kami ay pagkasalaman sa iyo. Lobby mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at ito ng mga Kristo sa Espiritu Santo at maging isang katawan ng isang buhay ng Kristo. Kami na may gawin niyang handlong na hatang panahon ng katalaga sa iyo. Tulungan na lang ang ating magkapit ng pamahalang isang ng Diyos na maaaring ng Mary Maria. Isang Jose na kanyang espos ng mga apostol, mga martir, si San Martin. At yung isa na lang ang mga pamahalang ang inasal na lang ang puso para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming mga pagkasang Diyos ay magpumanawan ng kapalapaan ng kalitasan para sa buhay din po at ating mong sakal ng palataya at pagkibig ang mong sakal ng dalagay sa lupa kasama niya ang ito ng Francisco. Binabantura ang anak mga obispo at ang mong kapalitan ng pagkibig sa kalitan. Bigin mo makilingan ang pangkana ng pagkibig ko ng sa inyong harapan. Amang pawagawin mo ang pagkibig sa lahat ng mga anak ng pawagawin mo sa inyong pagkibig. Pawagawin mo patuloyin sa iyong kalitan ang mga kapalitan ng umaho at ang lahat ng isa na sa mga ito na nagtatagay ng pagkibig sa iyo. Kami ang mga kasamahan ng sa pagkibig at sa masamang kalamasan ng kalimang naman. Sa pagkakarap na sisilayan ng mga kagandahan. Sa balang makita ka ng aming pangalang sa Kristo na siya pinagdaraan ang bawat inyo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng sa kanyang lahat para makapagpuri sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang lahat. Thank you.
mapapalag ang alaalayahan sa piling ng Kordero. Panginoon, hindi ako para dapat ang pagpapuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ko lang,